Matinding balita, Marcos administration tila nakapanic mode na di umano dahil sa nababalitang pagtakbo ng tatlong mga Duterte para sa susunod na eleksyon. Tila dito na nga nagtatapos ang maliligayang araw ng administrasyon ng Kuting Ahas kung saan tila suportado na nga ng karamihan ang pagtakbo ng mga Duterte sa susunod na eleksyon. Sa loob nga ng ilang taong pamumuno ng Administrasyong Marcos ay tila puro kabalbalan at katiwalian lamang ang ipinamalas ng mga ito kung saan tuluyan na rin napuno ang taong bayan at nais na ngang patalsikin ng mga ito sa Malacanang. Kaya naman matapos ngang mag-anunsyo ng Vice Presidente na si Sara Duterte kaugnay sa pagtakbo ng mga ito sa susunod na eleksyon ay talaga namang nabuhayan ng loob ang mamamayang Pilipino dahil sa wakas ay tuluyan na ngang mapapatalsik ang mga pulpolitiko sa gobyerno. Samantala, ang balita ngang ito ay nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen, kaya't yan nga ang mga tunghayan natin sa buong video. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang usapin sa ating bansa. Para naman sa iba pang mga detalye, panoorin at tapusin ang buong video. Ang pagtataka nga, tinatanong nila kung bakit tatlong Duterte daw yung tatakbo, no? So dapat magpaalam pa talaga sa kanila? dapat magpaalam pa kung tatakbo. Pero isipin mo yan, itong mga Duterte, no? Yung DNA nila ay malalim na magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Meron pang isang mayor na nag-create ng isang syudad. At this time, si Mayor Baste na the second safest city sa Asia. Meron kang Congressman Duterte na isa yan sa mga pinaratangan na napakagandang paglilingkod sa Kongreso. And of course, kung tatakbo si Tatay Digong, eh lalo na. Dahil nakita naman natin yung usapin ng governance. Nako, breaking news mga kaibigan! Nako, eto na naman tayo guys, no? Mitsa po ng People Power, ibinunyag po ni Attorney Harry Roque, mamaya po. Alamin natin yan guys, eto pong mitsa ng People Power. Nako, eto na siguro sinasabi natin kung ano ba talaga ang mauuna dito. Diba? Kasi po, balita-balita ngayon at kumakalat na po ito sa social media mga kaibigan. At kaya po itong mga kalaban ni Pangulong Duterte ay kinakabahan na po silang lahat. Dahil Duterte po sa Senado guys, kasado na! Ayan po, ayon po yan kay Attorney Valera. At syempre guys, ito po nga pasabog din ni Attorney Harry Roque patungkol po sa People Power mga kaibigan. Napaka-importante kasi ito guys eh. Kasi nga, alam naman natin mga kaibigan, no? Nung nagpasabog po itong si Vice President Sara Duterte mga kaibigan, nung nagbigay siya ng kanyang revelasyon patungkol po sa pagtakbo ng tatlong Dutertes guys, doon na sumabog eh. Diba? Doon na sumabog eh. At ito pa ha mga kaibigan, dahil po sa revelasyon po ng ating mahal na Vice President mga kaibigan, ito ha, makinig kayo mabuti. Ito pong si Franz Castro mga kaibigan, gusto na rin tumakbo. Gustong tumakbo mga kaibigan sa Senado si Franz Castro. Sino boboto dyan? Ha? Tandaan nyo to ha. Ito dong si Castro mga kaibigan, gusto niyang tumakbo. Sus Mari Joseph. At ito pa ha. Ito pa mga kaibigan, dahil po tatakbo po ang mga Dutertes, no? Itong tatlong, the three Dutertes, no? Tatakbo. Alam mo bang sinabihan pa ng makapal daw ang mukha ng mga Duterte dahil tatakbo daw mga kaibigan. Sinabihan pa ng makapal na mukha nitong si Franz dahil marami daw kaso. Bakit ikaw? Wala ka bang kaso, Franz? Ibig sabihin, makapal din ang mukha mo kasi may kaso ka eh.
Ibang klase ka talaga. Ha? Tatakbo daw mga kaibigan. Sus, grabe, sino kayo buboto dyan? Ibuboto nyo ba yan? Grabe talaga kayo. Ha? Nagpanik na talaga kayong lahat. Hindi nyo na alam ang gagawin nyo dahil po nalaman nila guys na itong mga Duterte po, ha, ito ha, kasado na po mga kaibigan sa Senado. Talagang tuloy-tuloy na po ito sa Senado guys. Kaya lalo silang nagka-panic mode mga kaibigan. So yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At syempre guys, meron pa tayong isang breaking news, no? Nagsalita na po si Atty. Topacio. At maganda po ang kanyang balita guys, no? Hindi pa tapos ang laban. Ayan, no? Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pag-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo mga kaibigan. Thank God is Friday. Pasensya na kayo. Late po tayo. Hindi po ito ang oras natin, ha? Oh, hinabol ko lang guys. Kasi nga, bigla pong na okay yung connection namin. So, itinuloy ko na lang. Kaya po na late po tayo. Ang talagang schedule po natin guys is 8:30 po. Standard, Philippine Standard Time. Araw-araw yan, no? 1:30 sa hapon, tsaka 8:30 sa gabi, no? Kaya, hinabol ko lang to guys kasi na okay yung connection is ito mga meron kasi time breaking news, no? Meron tayong mga updates kaya kailangan kong isabihin sa inyo dahil napaka-importante po ito mga kaibigan, no? Dahil ito pong mga pasabog ngayong gabi mga kaibigan, talagang patindi ng patindi. At itong mga kalaban guys, talagang nag-iisip din sila. Nagsasanib para sa silang lahat. Para labanan po ang mga Duterte guys. Grabe. First time in history ito. Malamang sa malamang mga kaibigan. Talagang itong mga Duterte guys, pag natuloy ito sa Senado mga kaibigan, wala na. Baka siguro walang lalaban dito. Kasi pag lumaban sa Duterte, siguradong diretso inidoro sila eh. Di ba? Wala naman talagang, alam mo, wala po silang laban dito guys. Tatlong Duterte yan eh. Di ba? Oh, ito sabi nga ni Atty. Valera, oh. Mag-umpisa tayo sa tatay. Oh, di ba? Let's start with Tatay Digong. Yung achievement po ni Tatay Digong, guys, yung accomplishments niya. Di ba? Yung credentials po niya mga kaibigan, doon pa lang talo na sila eh. First time in history po, isang pangulo sa Pilipinas. Umalis na sa pwesto pero mataas pa rin ang ratings. First time nangyari 'yan. Kasi kasagaran mga kaibigan, no? Kasagaran po. Ano ba yung Tagalog sa kasagaran? Bisaya pala yung kasagaran. Kasagaran po mga kaibigan, pag umalis ka na sa pagiging president mo, bababa talaga ang ratings mo diyan. No? Usually, ganun talaga ang nangyayari diyan. Pero eto guys, first time po nangyari ito sa Philippine politics na kahit umalis na po si Pangulong Duterte mga kaibigan sa pwesto niya, lalong tumataas ang ratings. Wala pang nangyaring ganun. O, puntahan naman natin si Mayor Baste. Ganun din. Lalo na si Pulong. Dahil si Pulong po ay isa sa mga nabigyan ng award na magaling po ang kanyang pagiging congressman. Oo, kadalasan pala. Kadalasan pala Tagalog nun. Bisaya pala yung sinabi ko. So, na-gets nyo guys? Di ba? Tapos andyan pa si Vice President Sara Duterte. Oh, andyan pa si Vice President Sara Duterte. Grabe din ang kanyang mga accomplishments. Palagi siyang number one sa kanyang pagiging cabinet members, pagiging secretary ng DepEd, pagiging Vice President. Palagi siyang number one sa performance niya. Sino nakuha nyo guys? Wala talaga silang laban sa mga Duterte. Kaya nga guys, pag tumakbo yung tatlo na yan, kawawa talaga itong mga to. Kakain talaga sila ng alikabok. As in, literal na alikabok. Ayan po mga kaibigan, no? Mamaya po pag-uusapan natin lahat yan. Marami pa tayong mga issue, no? Pero syempre guys, babati muna tayo sa ating mga kaibigan, ha? Dyan sa abroad, ha? Ang ating mga OFW. Syempre, no? Ang ating mga kaibigan dyan, ang ating mga bagong bayani. Ayan, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan.
at sana po mabigyan pa kayo ng mga more blessings po. Siyempre guys, sa ating mga avid listeners, viewers, subscribers at mga members, thank you very much. Kahit sobrang late na po tayo, andito pa rin kayo. Salamat, maraming maraming salamat po sa inyo ha. Kayo talaga ang tunay na idol at tunay na boss sa aming channel. Kaya more blessings po sa inyo. Pasensya na po ha. Anong oras na ba? Ganito pala mag-live ng sobrang late. Buti na lang wala tayong ano no, wala tayong extra, wala tayong trabaho. So okay lang po no. Nakapag-live po tayo mga kaibigan. So anyway guys, hello Susan. Magandang gabi. Late na ba tayo Susan? Actually sinabi ko kay Susan eh, pina-text ko kay sa kay partner si Susan. Sabi ko baka hindi na tayo magka-connection no, hindi maayos yung connection natin. Paki-text na lang no na baka bukas na lang tayo mag-live eh na okay. So tinuloy ko na lang no kasi nga very important ito eh no. Napaka-importante po itong mga updates natin ngayon mga kaibigan dahil po ito po yung mga ano guys eh mga development po no nga kailangan talaga nating malaman. Kasi guys, wala na pong mainstream media. Wala na kayong makukuha sa mainstream media mga kaibigan. Maliban po sa SMNI. Ang SMNI po talaga ang malaking tulong sa atin. Dahil sila po talaga ang nagbibigay ng maraming information. Kasi wala na po talagang mainstream media mga kaibigan. Oh, kaya po, kami din guys, mga vloggers, talagang tinatry din namin 'no magbigay ng updates 'no, mga fresh updates, mga bagong balita 'no para talagang maibigay namin sa inyo dahil information 'yan eh. Napaka-importante po mga kaibigan. Okay, eto na, umpisahan na kagad natin guys 'no. Hello Florinda Yong, Caroline De Vera, Virginia Gregorio. Ayan o, sila Vince Baltero. Andito ba si Chrissy Brooks? Parang hindi ko nakita si Chrissy Brooks ah. Charmy 2 Blog, ayan si Leia May, Merna Magno, Jacinto Almeda, Elsa Cordero. Sino pa yung, si Elena Calapis, andito din, get late na tayo guys oh. Glory Hoffman, Merna Arosa Montejo. Tingnan natin ang ating first honor ngayong gabi. Ayan si Jenny Jarumay, congratulations. Maribic Garciano, Silva Katakutan, Michael Agsulio. Ayan, Lilia Pakingan, Cora Takahashi, andito din mga kaibigan, si Eduardo Gatos, andito din, oh. Julieta Ramos, Precious Flores, Lynn Codinera, Victoria Galvez, Catherine Carancho, sino pa, Virginia Malonzo, ayan, si Choi Chances, Nene Esteban, Catherine Vich Baltero, Eileen Cristina Arboleda, ayan, Nene Esteban, Mirna Magno at marami pang iba no. So dating gawin po guys no, mamaya po babasahin po natin yung mga comments nyo at babasahin din natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo mga kaibigan. So kailangan nyo magtanong guys para tuloy-tuloy po ang ating mga discussions. Okay, umpisahan na kagad natin mga kaibigan sa ating breaking news. Ito po, ipakita ko sa inyo, ayan. Attorney Tupacio po mga kaibigan, nagsalita na guys. Ito po, di ba, kanina po, binigay ko kayo ng updates. Ito po, may bago po tayong updates kay Attorney Tupacio, mga kaibigan. Oh. So, Teves Lawyer, Timor-Leste grant of PH extradition request, not yet final. Nako, hindi pa pala final eh. Kayo talaga, Department of Justice, masyado kayong atat eh. Ito po, para po ito kay Attorney or kay Nick Clavano no, ng Department of Justice. Para sa inyo to, hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Attorney Tupacio. Oh, ha, hindi pa tapos ang laban mga kaibigan. Ayon po 'yan kay Attorney Tupacio po mga kaibigan. Meron pa silang appeal, guys. So hindi pa po final ang sinasabi ng Department of Justice kasi masyado kayong atat, no? Talagang nagmamadali kayo. Pero 'wag kayong magganyan, no? Dahil ito po si Attorney Tupacio, guys. Isa ito sa mga pinakamagaling na mga abogado. So basahin lang natin, guys, no? Ang ating updates ngayong gabi para po makumpleto ang ating context. No? The legal battle in Timor-Leste is not yet over. Despite the decision of its court appeals granting the Philippines extradition request against former lawmaker Arno Teves. Not so fast, sabi oh, sabi po ni ano, Attorney Tupacio, not so fast. You have not won. Oh, ibig sabihin, hindi pa kayo panalo. Oh, huwag kayong masyadong nagmamadali. Not by a long shot. Oh, sabi po ni Attorney Tupacio po mga kaibigan. On Thursday, the Department of Justice or DOJ announced that the Court of Appeals of Timor-Leste had granted the country's request to bring back
Tevez to the Philippines to facing a string of murder cases. So mga kaibigan, no? Ang sabi po dito guys, hindi pa po ito final. Ha? Hindi pa po ito final. Ibig sabihin guys, meron pa pong mga legal remedies na natitira para po kay Kong Arnie Tevez. Ibig sabihin guys, itong lawyer niya na si Atty. Topacio, gumagawa pa po sila ng paraan para po madepensahan po itong si Kong Arnie Tevez, dahil alam naman talaga natin guys, di ba? Wala naman siyang kasalanan. Kaya di ba ginagawa nila lahat para po hindi po siya mapauwi sa Pilipinas, kasi alam naman natin guys, pag umuwi sa Pilipinas diyan, alam na natin kung anong gagawin nila diyan, di ba? Kasi po ito pong si Bangag, itong administrasyong Bangag, wala kasing pakialam eh. So ito po, pakinggan po natin guys ang ating updates ngayong gabi para po makompleto ang ating updates at context po mga kaibigan. Pasok. Minaliit ng kampo ni Arnie Tevez ang naging pahayag ng Department of Justice na nanalo na ito sa extradition case laban sa dating mambabatas. Ayon sa legal counsel ni Tevez, maaari pa rin naman nilang iapela ang naging desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Sa kabila nito, malaki ang tiwala ng DOJ na hindi na mababaliktad pa ang naunang desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Narito ang report ni Margot Gonzalez. Inaasahan ng Department of Justice o DOJ na mapapauwi na dito sa Pilipinas si expelled Congressman Arnie Tevez matapos katigan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng ating gobyerno sa dating kongresista. Sa pahayag na pinadala ni DOJ spokesperson Asik Mico Clavano, sinabi nitong panalo na ang bansa sa extradition case matapos ipagbigay alam ng Attorney General ng Timor-Leste na pinagbigyan ng korte ang pagpapauwi kay Tevez sa Pilipinas. Pero ang kampo ni Tevez, tila minaliit ang naging pahayag ng DOJ. Ayon sa legal counsel ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi pa tapos ang laban dahil maaari pa nilang iapila ang desisyon ng korte. Maliban dyan, option din nila na mag-apply ng political asylum para hindi ma-extradite si Tevez. Dagdag pa ni Topacio, kahit na mapauwi dito sa Pilipinas ang kanyang kliyente, ay kailangan pa nilang patunayan na may sala nga si Tevez sa akusasyong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Samantala, kinumpirma naman ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na may 30-day period para sa paghain ng kabilang kampo ng apela. Pero anya, kahit pa umapela ang kampo ni Tevez, ay maaaring hindi na magbabago pa ang desisyon ng Court of Appeals doon, lalo't kung wala namang bagong maihahing argumento. Unless there are new matters, arguments, or pieces of evidence that would be presented, normally the same body would maintain their decision. We are very confident that the same decision would be rendered and the motion for reconsideration or the appeal would be denied in due course by the Timor-Leste judicial authorities. Anya, na ipaliwanag ng maayos ng gobyerno ng Pilipinas na independent ang judiciary sa bansa at nabibigyan ang mga akusado ng due process sa kasong kanilang kinaharap. Wala pang natatanggap na formal na kopya ang DOJ sa desisyon, pero ito anyang posibleng dahilan kaya pinagbigyan ng Timor-Leste ang extradition request kay Tevez. The certain issues that they raised were found to be baseless. Number one, that the judiciary is not independent in the Philippines. Second, that our judicial system is not working. And that the human rights here are so bad that the accused would not have a chance of fair and impartial trial. Fourth, that if ever he would be brought back in, he would be subjected to torture or even possibly killed while in detention. And that in the event of trial, that he may be meted and found convicted. Sinabi din ni Yusek Vasquez na matagal nang umapela si Tevez ng political asylum at hindi ito napagbigyan ng Timor-Leste government. Kaya wala na rin daw itong maaasahang political asylum. Because that person, subject of the extradition, is already an undocumented alien from the point of view of Timor-Leste officials. Why? Because the Philippines had already cancelled his passport. So it's now a question really of what do they have to do, and that's a
policy decision on the part of Timor-Leste authorities whether or not to arrest him for purposes of making sure that he won't slip out of Timor-Leste. Sinabi naman ni DOJ Secretary Jesus Crispin Memorias isang pahayag na matatapos na rin ang ginagawang hide and seek ni Tevez at hindi na rin ito matatakasan ang mga patong-patong nagkaso nito sa Pilipinas. Matatandaan na noong March 23 na mangyari ang pagpatay kay Robert Degamo at sa 10 iba pa sa compound ng mga Degamo sa Negros Oriental. Si Tevez ang tinuturang mastermind ng naturang pagpatay at pagkasugat ng 18 individual. Naaresto si Tevez sa Timor-Leste noong nakaraang Marso. Ang biyuda ni Robert Degamo na si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo naging emotional naman. Sa pahayag, sinabi niyang napakahirap ng laban nito sa pagkamit ng katarungan para sa kanyang asawa dahil hindi rin anya tumitigil ang mga natatanggap niyang banta sa kanyang buhay. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMN News. Ayan po mga kaibigan, ang updates natin kay dating Congressman Arnie Tevez po. Yan po, no, nagsalita na po si Attorney Topacio. Well, ang sa akin lang naman guys, no, alam naman natin, no, na meron po talaga tayong justisya guys, no. Meron po tayong justice sa Pilipinas. Pero nga, ang masaklap kasi dyan, sino po ang may hawak ng Department of Justice? Sino? Di ba si Bonjing, mga kaibigan? Kaya po tayo nag-aaga nito guys. Ay ito ha, klaruhin lang po natin mga kaibigan. Kami po, no, itong channel pong Foodinet guys, naniniwala po kami sa katarungan, naniniwala po kami sa hustisya, at naniniwala po kami sa Department of Justice, syempre. Diba? Konstitusyon yan. Institusyon yan. Part ng konstitusyon, part ng institusyon ng Pilipinas, ang Department of Justice. Ang problema kasi dito guys, simula po nung nangyari po kay General Bantag, mga kaibigan, matindi na po ang nangyari sa Department of Justice. Wala na pong tiwala ang mga tao. Dahil po, hindi po nila pinapakita ang totoo pong, ang totoong hustisya mga kaibigan o totoong katarungan po ng mga tao. Lalo-lalo po sa pagdating sa panahon po ni Bantag mga kaibigan. Doon po nagsimula lahat yan eh. Tapos yun, yung kay Tevez naman. Kasi nga, pinapangunahan nila. Sinasadya nila na mag-public po, no? Trial by publicity, sinasadya nila. Eh, meron naman tayong korte. Meron naman tayong RTC. Meron tayong mga judge. Pero bakit pinapangunahan nyo palagi? Kaya po, nagkaganito tayo, guys. Hanggang sa nahantong tayo sa ganito. Ayan o, si Kung Arnie Tevez, ayaw nang bumalik sa Pilipinas. Di ba? Sinabi po kanina, o. Bakit naman siya babalik sa Pilipinas? Eh, alam naman niya kung anong mangyari sa kanya. Dahil nakapalibot po itong mga kabalastugan sa ating pamalaan na wala namang ginawa. Walang ginawa po ang Pangulo. Eh kung gusto nyo talaga magsalita si Kung Arnie Tevez, dapat pinagsalita nyo na dati. Sa Zoom pa lang eh. Okay na sana, pero hindi nyo pinayagan. Bakit hindi nyo pinayagan? Dahil marami siyang alam sa Kongreso. Diba? So yun lang po ang take ko dyan guys. No? Once again po, ako po'y naniniwala na meron po tayong judicial body, judicial system. Siyempre, sino ba namang ayaw maniwala, di ba? Sino ba namang gusto na wala, di ba? Lahat tayo dito, no? Kailangan nating maniwala sa batas. Kasi kung wala tayong batas, wala na po tayong Pilipinas. Okay? So ito po mga kaibigan, isa pa to pasaway, no? Tingnan natin to, silipin natin to, guys. Oh, ayan, no? Basahin natin yung sinabi nito, pasaway pa to, no? Isang malaking pasaway din to mga kaibigan. Basahin lang natin yung sinabi niya. Oh, talagang sa kabila ng kaso sa ICC, kaso sa korupsyon, tungkol sa confidential funds, meron pa silang ganoong kakapal ng mukha para tumakbo sa posisyon sa susunod na halalan. Oh, sino nagsabi niyan? Ang nagsabi niyan, etong si Franz mga kaibigan. Kakapal daw ng mga mukha ng mga Duterte guys. Tatakbo pa daw sa susunod na halalan. Tingnan nyo oh. Diba? Wala ba silang karapatang tumakbo? Kayo lang ba ang may karapatang tumakbo? Bakit pag Duterte na po ang tumakbo, galit kayo, takot na takot kayo. Samantalang marami man namang, ang dami-dami po mga opisyal dyan na may mga kaso. Mga plunder pa nga ang kaso nila eh. Oh, lalo na ikaw, Franz, may kaso ka rin, diba? Pangalanan na natin. Si Franz Castro po, may kaso din to guys.
O, di ibig sabihin, makapal din ang mukha mo kasi may kaso ka eh. Di ba? Ngayon, gusto mo bang tumakbo? Ito po, tingnan natin guys, silipin natin. O, yan o. O, Castro, sa napipintong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado, ginagawa daw negosyo, mga kaibigan, ng mga Duterte, guys. Ha? Ginagawa daw negosyo ng mga Duterte ang pagtakbo po sa Senado. Ibang klase talaga. Di ba? Ibang klase talaga itong mga to. Basta pagdating sa Duterte, galit na galit sila. Di ba? Ang dami nilang nasabi, guys. Oo, di ba? May kaso yan. Si Castro po. Akala mo wala kang kaso, may kaso ka. Ito po, pakinggan natin guys ang balita. Deklarat tatakbo raw bilang senador sa 2025 midterm elections si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon kay Castro, tugon niya ito sa hamon ng mga guro na magkaroon ng boses sa mga nasa education sector sa Senado. Nakita naman daw siguro ng publiko ang kanyang track record. Plano na rin daw bumuo ng makabayan coalition ng kanilang senatorial slate. Pero bukas pa rin daw sila makipag-alyansa sa ibang partido na may pareho nilang prinsipyo. Tatakbo daw mga kaibigan si Franz Castro, guys. Imagine ninyo. Oh, ano mo sasabi nyo? Tatakbo daw mga kaibigan. Bagagnawong ba, no? Bagagnawong. O, ano mo sasabi nyo? Tatakbo daw si Franz Castro, mga kaibigan, sa Maria Josep. Porque tatakbo ang mga Dutertes, tatakbo din siya. Gusto talaga niyang maging ano, no? Gusto niyang kalabanin ang mga Duterte, mga kaibigan. Baka hindi niya alam, guys, wala nang boboto sa kanya. Dahil gising na po ang mga tao. So yun po ang ating updates guys, no? Puntahan na po natin si Attorney Harry Roque po. Ang kanyang pasabog ngayong araw mga kaibigan, no? Ito po, PDP laban mga kaibigan, no? PDP laban. Pakinggan natin guys ha. Babangon muli. Nako. Oh, makinig kayo ha, yung mga bumabaliktad ha, makinig kayo sa balita ha. PDP laban po, babangon muli sa 2025 election. Darating na po ang tatlong Dutertes. Oh, kayo mga PDP laban, yung mga bumabaliktad po sa PDP laban, oh, makinig kayo dito sa balita. Okay? Baka kako matauhan kayo at bumalik kayo. Ito po, i-play natin guys. Babangon muli ang political party na Partido Demokratiko Pilipino o PDP sakaling may tatlong Duterte ang uupo sa Senado. Para kay Senator Bato de la Rosa, malakas pa rin ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte kaya't di malayo na ito ay mangyari kasunod ng 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Troy Gomez. Walang nakikitang masama si Senador Ronald Bato de la Rosa kung may tatlong Duterte ang uupo sa Senado kung sila ay mananalo sa 2025 midterm elections. Ayon kay Bato, maganda ang track record sa trabaho ng dating Pangulong Digong, Davao City Mayor Baste Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. Magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. That's the leaders that we need for this country. Ipinunto ni Bato na bagamat labis para sa ilang pumupuna ang pagkakaroon ng tatlong Duterte sa Senado, ay di malayo na ito anya ay mangyari dahil isang malaking demokrasya ang Pilipinas. Kahit sabihin mong too much, dahil marami, tatlong Duterte na senador, pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sinong gusto nilang i-elect. Inialimbawa ng senador ang pagkakaupo sa Senado ng iba pang magkakapamilya. Kabilang dito ang magkakapatid na Alan at Pia Cayetano, JVR Sito at Jinggoy Estrada at ng mag-inang Mark at Cynthia Villar. As I have said, kung satisfied tayo ngayon dito sa mga magkakapatid, mag-ina na nasa Senado, ako, hindi po kasama ko sila ha. So bakit natin i-deny yan sa mga Duterte? Eh, lalo na kung piliin sila ng taong bayan. Ang pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado ay inilahad ni Vice President Sara Duterte kamakailan lamang at para kay Bato, di anya ito biro at mukhang seseryosohin.
Sakali namang matuloy ang tatlong Duterte sa Senado, ay inaasahang lalakas muli ang political party na Partido Demokratiko Pilipino. Ito ay kung mananalo rin ulit ang tatlong re-electionist na sina Senator Bongo, Francis Tolentino at si Senator Bato. Si Senator Robin Padilla naman na acting president ng nasabing partido ay sa 2028 pa magtatapos ang termino. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte at alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So babangon uli ang PDP Laban. Yes, palakpakan! Napakaganda po mga kaibigan, babangon muli ang PDP Laban. Oh, ano na? Arap na! Lipat na kayo! Oh, yung mga nang iwan dyan, ha? Oh, ano, babalik na kayo sa PDP Laban. Narinig yung sinabi ni Senator Bato? Lalakas po ang PDP Laban pag may tatlong Duterte sa Senado. Tandaan nyo yan, guys. Lalakas yung PDP Laban na yan. Yung mga lumipat po, yung mga nang iwan, ha? Yung mga nang iwan, ano, babalik na kayo? Oh, tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yung mga mukha, mga pangalan, kung sino yung mga nang iwan po, ha? Kung sino yung mga bumalentong. Ang dami niyan, di ba? Natatandaan natin yung mga mukha. Oh, yung mga bumalentong po, huwag nyo nang iboto. Tandaan nyo yan, ha? Huwag na huwag nyo nang iboto. Oh. Kasi alam natin guys, pagdating po ng 2025, lahat yan mga kaibigan, promise po, lahat yan, tina mo, mag-iisip na yung mga yan. Kasi pag nag-filing na po ng COC guys, at nakita natin yung tatlong Duterte po, pumirma, nag-sign ng COC, yan na, mag-uumpisa na po guys. Magugulat na lang tayo mga kaibigan, yung mga dating mga bumabaliktad, yung mga dating mga balimbing, ha? At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.